Nagsalubong kaagad ang kilay ni Hillary nang marinig sa mga magulang niya na mag-hire para sa kanya ng bodyguard kung pupunta siya ng Pinas. Gusto niya kasing magbakasyon muna dahil matagal-tagal na rin na hindi siya nakauwi, gawa ng sobrang daming ginagawa sa trabaho. Miss niya na rin ang kanyang lola, kaya gustong-gusto niya talagang umuwi. Gusto lang namin ng dad mo, naligtas ka sa Pinas, kaya kumuha kami ng bodyguard para sa'yo, Hillary. Sabi na naman ang kanyang ina na nasa harapan niya ngayon at ilang beses na sa kanyang ipiniliwanag ang tungkol sa bagay na yon. I don't need it. I can take care of myself there. At hindi naman ako nakikipagbasag ulo para kailangan ng bodyguard. Mariin niyang sanungat sa ina. Nagkibit-balikat na lamang ang ina dahil mukhang wala na siyang magagawa pa upang kumbinsihin si Hillary dahil ilang beses niya nang pinaintindi. Ilang beses na rin itong tumanggi. Fine, but promise us you'll take care of yourself. Siguraduhin mo na walang masamang balita na makakarating sa amin ng daddy mo, na wala kang gagawin na ikapapahamak mo. Paalala ng inang si Beatrice bago umupo sa tapat ng upuan. Napangiwi si Hillary. I already changed, ma. Hindi na ako tulad ng dating Hillary na puro party at away ang inaatupag. Kaya makakaasa kayo na wala kong gagawin na makakasama ng loob niyo. Aniya pa. Alright, tatawagan ko siya mamaya na huwag na. Sige na, magpahinga ka na muna sa kwarto mo dahil flight mo na mamayang hapon. Sabi pa ng ina niya at nginitian siya. Tumayo na si Hillary at nilapitan ng ina upang gawaran ng halik sa pisngi. Thank you, ma. Sa kwarto na lang po muna ako. Wika niya at kaagad na nagtungo sa kwarto. Sinulyapan niya muna ang maleta niya na nakahanda sa gilid. Meron din siyang isang malaking travel bag. Akmang iidlip na siya nang may naalala siya, kaya dali-dali siyang napaupo. Yung passport ko! Kaagad siyang bumaba ng kama para i-check kung pinasok niya na sa bag niya. At nang masigurong ayos na ang lahat, muli siyang sumampa sa kama at kaagad na nakatulog. Nang magising siya ay naligo na agad si Hillary at nag-ayos ng sarili dahil naghihintay na rin sa baba ang kanyang ama. Hi, Daddy! Nakangiting bati niya sa ama niyang naghihintay sa malaking salas. Nakangiti rin itong sinalubong siya ng yakap. You're excited, ha? Oo naman. Kung pwede nga lang lumipad patungo ron, ginawa ko na. But you can't. You need to take the plane. Unfortunately. Natawa ang kanyang ama at ina. Let's go. Malilit ka na sa flight. Mamimiss kita kaagad, anak. Sabi pa ng ina habang papalabas sila ng malaking bahay. Hindi pa nga ako umaalis eh. Makalipas ang 30 minuto, nakarating na sila sa airport. Niyakap niya isa-isa ang mga magulang niya dahil kahit hindi man niya sabihin ay paniguradong mamimiss niya ang mga ito. I'll get going. Aniya pa at umatras papalayo sa mga ito. Take care. We love you. Sabay na sabi ng mga magulang niya. Binigyan niya ang mga ito ng ngiti bago tuluyang tumalikod at naglalakad papasok ng eroplano. Mahimbing siyang nakatulog sa biyahe, kaya hindi niya namalayan na lumapag na pala sa Pinas ang eroplanong sinasakyan niya. Dali-dali naman niyang inayos ang sarili at sumulyap sa labas ng bintana. After long years, sad niya sa sarili bago tinanggal ang seatbelt at lumabas na. Nang matapos niyang kunin ang maleta niya at bag, lumabas na siya upang pumara ng taxi dahil wala namang susundo sa kanya. Ilang saglit pa lang siyang naroon nang may kumalabit sa kanya, kaya nilingon niya kaagad ito upang tingnan kung sino. Why? Mataray na saad niya nang makita ang lalaking nakamask, itim ang suot na t-shirt, maging ang kanyang jeans ay itim din. Excuse me, are you Hillary Hernandez? Tanong nito, sabay ka pa ng telepono niya sa bulsa. Nang makuha niya ito, ay kaagad na ipinakita niya kay Hillary ang mismong litrato nito. Why do you have my pictures? Where did you get that? Hindi mapigilang hindi magalit ni Hillary. Hindi kasi siya yung tipong panay-upload sa social media ng mga pictures niya. Marami siyang pictures sa telepono niya, pero hindi niya iyon binibigay kung kani-kanino. From your father. Tipid na sagot nito, at mukhang wala rin ganang kausapin siya. At bakit naman niya ibibigayan sa'yo?
Because I am your personal bodyguard, and I am here to fetch you. Sabi pa nito. That's impossible. Sinabi na sa akin nila mom na hindi na matutuloy ang pag-hire nila sa'yo. Umiling-iling siya. Well, they didn't inform me, miss. So basically, I'm still your bodyguard. Not unless your parents told me to back out. Nanatiling kalmado ang lalaki. Kahit kitang-kita ang pagkadisgusto sa mukha ni Hillary. Nakulang na lamang nitong itulak papalayo ang binata na nasa tabi lamang nito. Kinuha ni Hillary ang telepono niya at tinawagan ng kanyang mga magulang. Hindi naman nagtagal at sinagot ng mga ito ang tawag. Ma, ang sabi mo sa akin ay wala na yung bodyguard na kinuha niyo para sa akin. Bakit may lalaki dito na may hawak ng pictures ko at hinahanap ako? He even told me he's my bodyguard. Bungad niya sa telepono. Hindi niya intensyon na bastusin ang mama niya. Sobrang nagulat lamang talaga siya dito. Nagkatinginan na lamang ang kanyang mga magulang doon sa ibang bansa nang marinig ang medyo galit na boses ng anak nila. I am sorry. Hindi ko lang talaga kaya na walang magbabantay sa'yo dyan. Hindi mo naman siya kailangan nakausapin. Just let him do his job. Wika ng kanyang ina na ikinabuntong hininga niya. Hindi na ba mababago ang isip niyo? I'm not comfortable having someone around me who's not close to me. No, he's there, so just be nice to him. Dagdag pa ng ama niya sa kabilang linya bago pinatay ang tawag. Sinabunutan niya ang sarili dahil sa inis. Ano pa nga bang magagawa niya? Inis na siya sa mundo ngayon. My parents betrayed me. Asik niya sabay tapo ng tingin sa binatang nasa iba ang mga tingin. Alam ni Hillary na narinig nito ang pinag-uusapan nila ng magulang niya. Salapit nga ba nila? At mukhang wala din siyang magagawa pa sa desisyon ng kanyang mga magulang. Muli niyang kinuha ang kanyang telepono para mag-book ng cab. Ilang minuto ang hinintay niya at kaagad na dumating ito. Hindi niya nilingon ang bodyguard nang pumasok siya sa cab. Nang makarating siya sa kanilang family house, ay agad siyang dinalaw ng antok sa pagod sa biyahe. Kahit naman buong biyahe ay natulog lamang siya. Agad siyang nakatulog at nagising na lang siya nang sumapit ang hapon dahil sa nagre-reklamo na ang kanyang tiyan. Nag-ayo siya dahil napagpasyahan niyang sa labas na lamang siya kakain dahil sa wala pang stock na groceries ang bahay nila. What are you doing here? Hindi mo ata alam ang salitang privacy, sir. Gosh, nagugutom na nga ako. Sumasakit pa ang ulo ko sa'yo. Asik niya nang makita na naroon ang bodyguard niya sa salas. Nakaupo na para bang may hinihintay. In case hindi pa sinabi ng mga magulang mo, they permitted me to live in this house too. Wait, what? Come again? Singit niya. Live in this house? Naihibang ka na ba? Ayoko ngang may ibang taong sumusunod-sunod sa akin. Ang makasama pa kaya sa isang bahay? Hindi ako papayag. That's no, no, no! Tanggi pa ni Hillary. Dahil sa sinabi niya ay napabuntong hininga na rin ang lalaki. Nahihirapan itong pakisamahan si Hillary. Pero in-expect naman din niya na ganoon ang ugali nito. Base sa mga impormasyon na binigay ng mga magulang ni Hillary sa kanya. Hindi ko sinabing titira ako dito. I have my own house and I'm just doing my job professionally. Tipid at makahulugan niyang sagot sa dalaga. Ipinagdiinan niya pa ang huling katagang binanggit niya. Totoo namang may sariling bahay si Magnus at wala siyang balak na tumira sa bahay ni Hillary. Sadyang nabanggit niya lang ang tungkol doon. Matapang na humarap si Hillary sa binata. Hindi ako anak ng presidente para sunod-sunuran ng bodyguard. Kaya huwag mo na akong susundan at talagang gutom na ako. Pagkatapos niyang sabihin yun, ay lumabas na kaagad siya ng bahay. Naiwang napailing naman ang lalaki sa loob. Napakatigas nga ng ulo. Saad ni Magno sa sarili. Kahit na hindi siya gustong makita ng dalaga, sinundan niya pa rin ito mula sa bahay hanggang sa makarating ito sa cafe. Pumasok pa nga siya sa cafe nang hindi namamalayan ni Hillary para hindi na naman ito magmukhang dragon. Ginawa niya lamang ang trabaho niya. Habang kumakain si Hillary, ay nararamdaman niya ang matang nakatutok sa kanya. Pasimple niyang sinuri ang paligid, pero wala naman siyang nakikitang tao na nakatingin sa kanya. Hindi na rin nakabuntot iyong bodyguard niya, kaya naking pasasalamat niya. See?
ang tahimik kapag ako lang. Sabi pa niya bago ipinagpatuloy ang pagkain. Pagkatapos niyang kumain ay agad siyang lumabas ng cafe para magtungo sa department store. Dahil kararating niya pa lamang at wala siyang makakain sa bahay nila, kailangan niyang mamili ng marami, yung sakto lang sa pananatili niya. Pagpasok na pagpasok niya sa loob, ay agad siyang namili ng mga bibilhin. Pero napangiwi siya ng mapagtantong sa dami ng binili niya. Nang napili niya, ay hindi niya kayang bitbitin ang mga ito. "Sigurado po ba kayong kaya niyo ang mga yan, ma'am?" Nag-aalala lang tanong ng isang crew. Tapos na siyang pumila sa cashier at narito na lamang si Hillary sa gilid at nag-iisip kung anong gagawin niya sa mga pinamili gayong wala siyang sasakyan. Nagkibit balikat siya rito. "I'm not even sure. Akala ko konti pa lang nilagay ko sa cart but, hi, it's alright, kaya ko to." Sabi niya na lamang. Pinapaniwala niya ang sariling kaya niyang dalhin ang mga ito, kahit na hindi naman. Pero bago niya pakunin ang mga iyon sa crew, may braso nang humarang sa gilid niya at kinuha ang mga iyon ng walang kahirap-hirap. "Let me help you." Malamig na saad nito. Agad na nakilala ni Hillary ang boses, kaya alam niyang galing iyon sa personal bodyguard niya. Umatra siya ng kaunti para bigyan ito ng daan upang hindi ito mahirapan sa ginagawa. Napilitan siyang sundan ng bodyguard niya hanggang sa makarating ito sa kotse nito. "Mayaman na, may kotse?" Bunong pa ni Hillary habang nasinikod siya ng lalaki. Hindi niya na rin magawang tumanggi kanina, lalo pat nasa mga kamay na ng lalaki ang kanyang pinamili at hanata namang sobrang laki ng problema niya dahil sa mga yun. "Iyahatid na kita," sabi nito nang matapos nang isarado ang dulo ng kotse kung saan ito nilagay ang mga pinamili ni Hillary. "Oh, okay," tipid na sagot ng dalaga. Lumiko na kaagad si Hillary at pumasok na ng kotse. Hindi siya nagigilty at hindi rin siya natutuwa, kaya tahimik na lamang siya buong biyahe. Mukhang wala rin namang planong magsalita pa ang lalaking kasama niya. Nang makarating sila sa bahay ay tinulungan niya na ang kanyang bodyguard na ipasok ang mga pinamili niya sa loob. "Salamat." Tipid na pasasalamat ni Hillary sa lalaki. Kahit na ayaw niya sa presensya ng lalaki, pakiramdam niya ay may utang na loob na siya dito dahil sa pagtulong nito sa kanya kanina. Kung wala pa ang lalaki, ay baka hanggang ngayon ay wala pa siya sa bahay. Wala siyang kotse at hindi niya pa kayang bitbitin lahat ng kanyang pinamili. Tinapunan siya nito ng tingin at kaagad na hinarap. "No worries. Pwede ka nang umuwi hanggat hindi pa ako sinusumpong ng ugali ko." Aniya pa. "No other plans for today, ma'am?" Tanong pa nito. Gusto niya nang malaman kung saan magtutungo ang kanyang ma'am at kung hindi naman ito sasabihin, ay marami siyang paraan para masundan ito. Umiling si Hillary. "Wala, kaya pwede ka nang umalis. Pero hindi ibig sabihin na pwede mo na akong sundan kahit saan. Ayoko pa rin ng bodyguard." Seryosong saad niya habang nakatingin sa mga mata nito. "Okay, I understand but again, I'm just doing my job." Paanala na naman ito at kaagad na inilahad ang kamay niya sa harapan ni Hillary. "This is for formality. Magnus Marco, ma'am, your personal bodyguard." Pagpapakilala nito sa sarili, tinanggap iyon ni Hillary. "Oh, okay, you may go." Saad pa niya at kaagad na tinalikuran si Magnus. Medyo nainis na naman si Hillary dahil makailang beses nang inuulit ni Magnus na personal bodyguard siya nito. Para kay Hillary ay ang pangit nitong pakinggan, lalo pat hindi talaga siya sanay. Habang bising-busy si Hillary sa pag-aayos ng mga pinamili niya, si Magnus naman sa kabilang banda ay umalis na lang muna pansamantala dahil may emergency din na tawag sa kanya at kailangan niya itong puntahan. Nang makarating si Magnus sa opisina ng kaibigan, ay kaagad niyang sinamaan ito ng tingin at umupo sa tapat ng upuan. "Alam mong nasa trabaho ko, hindi ba? Trabaho o babae?" Biro pa ng kaibigan. "Kailan pa ako nag-entertain ng babae, Colin?" Napangisi naman si Colin. Binibiro niya lamang kasi ito, pero mukhang mayayari pa siya. "Ano ang emergency na sinasabi mo? Kung niluloko mo lang ako, babalik na ako sa trabaho dahil baka may puntahan ng dragon na binabantayan ko."
sabi ni Magnus. Tumaas ang kabilang kilay ni Colin. For real, dragon? Are you kidding me? Do I look like joking? Sarkastiko ang tanong ni Magnus sa kaibigang si Colin. Pansin naman ni Colin na hindi nagbibiro si Magnus, kaya tumawa na lamang siya ng bahagya para ibahin ang iyip ng hangin sa loob ng opisina. You're not, pero napapansin ko para kang problemado. Are you good? Tanong pa nito. Tumango si Magnus habang pasimpleng umayos ng upo. Medyo nahihirapan na suyuin ang dragon. I just want to be friend of her para magaan ang trabaho ko. Kasi kung sa opisina lang ako, hindi ako mamomroblema ng ganito. Oh! Tumangutango si Colin habang mabirong tinignan sa mga mata ang kaibigan. Kaya pala, alam ko na. Is she sexy? Pretty? A chick bro? Sunod-sunod na tanong ni Colin na para bang sobrang interesado siya dito. Why do you want to know? Just wanna ask. She's a human. Anong sagot yan? Malamang tao yung babaeng sinasabi mong dragon. Ayoko na nga ulit magtanong. Parang ayaw mo namang sagutin yun ng matino eh. Hindi ko naman siya kukunin sa'yo. Gusto ko lang malaman. Tinapunan lang ni Magnus si Colin ng tingin. Kinaumagahan, maagang nagising si Hillary. Dahil dadalawin niya ang kanyang lola sa probinsya. At doon na muna siya pansamantala. Nakapag-impake na rin siya ng mga gamit na maaari niyang gamitin doon. Palabas na sana siya ng bahay nang may kotseng humarang sa kanya, kaya't napahinto siya. Pamilyar ang kotse sa kanya at hindi niya alam kung saan niya nga ba ito nakita. Biglang bumukas ang bintana ng sasakyan at nakita niya kaagad sa loob si Magnus. Tara na ma'am, sasakay lang ako ng bus. Tanggi ni Hillary, pero mapilit si Magnus. Sakay na kasi, galing ako sa bus station at kakaalis lang ng bus. Mamayang hapon pa raw ang biyahe pa probinsya niyo. Seryosong sad ni Magnus. Umiling si Hillary. Sinasabi mo lang yan para sumakay ako dyan sa sasakyan mo. Aniyapat kaagad na pumara ng taxi. Napailing na lamang si Magnus dahil sa katigasan ng ulo ni Hillary. Hindi naman siya nagsisinungaling at walang punto kung gagawin niya iyon. Nagmamagandang loob lang siya dahil tinawagan siya kagabi ng ama ni Hillary at sinabi na baka pwede niya itong ihatid sa lola niya. Sinundan niya ang taksing sinakya ni Hillary at nilapitan niya ito nang napakamot ang dalaga sa kanyang ulo dahil naisip niyang tama nga ang sinabi ni Magnus at sana'y pinagkatiwalaan at pinaniwalaan niya ito. Hindi na sana siya nagsasayang ng pamasahe para sa wala. See, I'm not lying. Sabi pa ni Magnus nang makalapit sa kinatatayuan ni Hillary. Hindi na paangat ng tingin ng dalaga sa hiya. Tara na, iyahatid na kita. Ilang oras pa ang kailangan mong antayin para sa next trip. And I'm sure, maiinip ka na yan. Nakakaawang napatingin si Hillary kay Magnus at dahan-dahang tumango. Okay. Gusto mong magpa-music? On ko yung Bluetooth. Sabi pa ni Magnus habang nasa biyahe sila. No, I'm fine. Malamig na tugon ni Hillary habang nasa labas ng bintana ng sasakyan ang mga tingin. Ang totoo niyan ay gusto niyang magpatugtog ng musika. Kaya lang ay nahihiya siya at ayaw niyang maging malapit sa binata. Tinanguan lang siya ni Magnus at nagseryoso sa pagmamaneho. Tahimik lang sila buong biyahe. Nasa labas din ang tingin ni Hillary dahil nawiwili siya roon habang si Magnus naman ay maingat sa pagmamaneho. Pero paminsan-minsan niyang sinunyapan si Hillary kasi baka nakatulog na ito at nakabukas pa naman ang bintana ng kanyang sasakyan. Paliko lang sa kaliwa, tapos may makikita kang malaking poste na may bulaklak na pink ang kulay. Hindi ko alam ang tawag nun, basta pink siya. Pag nakita mo na yon, liko ka na naman pa kanan. Saad ni Hillary. Nakuha naman kaagad dito ni Magnus, kaya tumangutango lamang siya. Dito lang, sabi pa ni Hillary. Huminto kaagad si Magnus at ipinark ang sasakyan sa gilid ng bahay na itinuro ni Hillary. Kinuha niya na rin ang ibang gamit ng dalaga nang walang pahintulot nito. Alam din naman ni Magnus na maiinis na naman si Hillary kapag sinabi niya pa. Nakita niya nang ito na nakatitig sa kanyang bag, pero agad siyang tinalikuran kaya napasunod si Magnus dito. Lola! Masayang saad ni Hillary
nang makita sa wakas ang kanyang lola na prenteng nakaupo sa salas. Kaagad na napatingin sa gawin nila ang lola peta niya nang marinig ang kanyang boses. Lola, miss na kita. Sabi pa ni Hillary habang niyakap ng sobrang higpit ang kanyang lola. Na-miss din kita, Hillary. Tagal na no huling dalaw niyo dito eh. Akala ko ba sa susunod na taon ka pa uuwi ng bansa? Sabi pa ng lola peta niya. Ngumiti si Hillary. Na-miss kasi kita kaya hindi ko na paabutin pa ng next year. Napangusong pag-amin nito na ikinatuwa ng lola niya. Upo ka muna, ikukuha lang kita ng maiinom. Wika pa ng lola niya, pero pinigilan ito ni Hillary. Ako na, kayo po ang maupo na lang muna. Aniya. Napabuntong hininga na lamang ang kanyang lola dahil alam nito na kapag hindi siya pumayag sa sinabi ni Hillary ay mamimilit ito. Pero bago pa man makatalikod si Hillary ay nagsalita ang lola niya. May kasama ka ata, apo. Paalala nito. Napapikit si Hillary dahil munti kanya na talagang makalimutan na kasama niya pala si Magnus at nakatayo lamang ito sa tabi at mukhang batang naghihintay kung kailan pagsasabihan na umupo na. Bit-bit pa nito ang iilang bags ni Hillary. Napatingin kaagad si Hillary sa gawin ng binata. Upo ka muna. Aya niya. Tiningnan lang siya ni Magnus, pero kaagad ding naglakad papalapit sa upuan. Itinabi muna ni Magnus ang mga bags ni Hillary sa gilid bago umupo ng tuluyan. Nagtungo na agad si Hillary ng kusina ng kanyang lola para kumuha ng maiinom nila. Pagkatapos niyang makapili, ay nilagay niya sa tray ang mga iyon at binitbit palabas. Natapunan niya pa ng tingin si Magnus na nakatingin lang sa kung saan. Here po, lola. Wika ni Hillary, sabay abot ng juice sa lola niya. Pagkatapos naman ay kinuha yung isa at inabot kay Magnus. Eto sayo. Aniya pa rito. Hindi siya sigurado kung magugustuhan ni Magnus ang juice na tinimpla niya. Iyon na lang kasi ang natitira doon. At sobrang layo pa naman ang pamilihan sa lugar ng lola niya. Mabuti na lang at tinanggap kaagad ito ni Magnus. Hindi alam ni Hillary kung anong sasabihin sa lola niya. Lalo pa't kanina pa ito tingin ang tingin kay Magnus. Kinuha niya na lamang iyong baso niya at naupo na ng maayos. Hindi mo nabalita sa akin na po na may kasintahan ka na pala. Nahiya ka sigurong ipakilala siya sa akin, ano? Ani pa ng lola na muntik niyang ikasamid. Buti na lang at napigilan niya ang sarili, kaya hindi niya nalabas ang juice na nasa bibig niya. Napatingin din siya sa gawin ni Magnus na kalmado lang. Ah, lola, kaibigan ko po siya. Hindi ko po siya jowa. Sagot niya rito, pero mukhang hindi na kumbinsi ang kanyang lola, kaya't nagsimula na siyang kabahan kung ano ang pwede niyang gawin at kung bakit parang hindi ito naniniwala. Hindi ka naman magsisinungaling sa akin na po, hindi ba? Seryosong saad nito habang tinitignan siya sa mga mata. Medyo natakot tuloy siya kahit wala naman siyang ginagawang masama. Hindi, lola. Hindi ko po yun gagawin sa inyo. Hayaan mo kapag nagkaroon ako ng kasintahan, ipapakilala ko kaagad sa inyo, ha? Malinaw na kaibigan ko lang po si Magnus. Paniwanag pa sa kanyang lola at ginawaran ito ng napakalaking ngiti. Ngumiti din sa kanya pabalik ang kanyang lola. Sure na ba iyan? Malokong tanong ng kanyang lola. Oo naman po. Si Magnus na ang sumagot. Gumaan ang pakiramdam ni Hillary dahil doon. Hindi na siya kukulitin pa ng kanyang lola. Kung bakit ba kasi naisipan niyo ng kanyang lola, wala namang kakaiba sa kanila ng bodyguard niya. Tapos nagsinungaling pa siya na magkaibigan sila. Tiyang totoo'y hindi naman talaga. Siguro'y magkakilala. Dahil alam niya na ang pangalan nito. Pagkatapos nila ay inihatid na sila ng lola ni Hillary sa kani-kanilang silid. Dahil nasabi na rin ni Hillary na isang linggo siyang mamamalagi sa lola niya. Maging si Magnus ay isang linggo ding babantayan si Hillary. Eto munang magiging kwarto mo habang narito ka, Magnus. Saad ng lola ni Hillary kay Magnus nang huminto sila sa tapat ng pamilyar na kwarto. Tumango naman si Magnus bilang tugon. Thank you, lola. Ani pa nito. Magpahinga ka muna dyan dahil alam kong pagod ka sa pagmamaneho. Iyahatid ko lamang itong apo ko sa kanyang kwarto para magpahinga na rin.
sabi pa ni Lola. Tumango naman si Magnus at pumasok na sa nasabing kwarto. Hawak-hawak ni Hillary ang kamay ng kanyang Lola hanggang sa nakarating sila sa kwarto niya. Mula nang bata pa siya ay ito na ang naging kwarto niya kapag narito sila. Hindi rin ito pinapagamit ng Lola niya dahil para kay Hillary nang daw talaga ito. Ipapasok ko lang itong mga gamit ko sa loob, Lola. Sasamahan na kita sa labas. Diba magdidilig ka pa ng mga bulaklak mo? Samahan na kita. Hindi pa naman ako pagod eh. Ani Hillary. Namiss niya rin ang gumawa ng kung ano-ano kasama ang Lola Peta niya. Huwag na apo. Kaya ko naman na. Tanggi pa ng Lola niya habang ang kabilang kamay ay na kay Hillary pa rin. Umining si Hillary. Alam ko naman, Lola. Umiti siya. Pero dahil narito ako ngayon, tutulungan na kita. Aniya pa. Hindi na nakatanggi ang Lola niya. O siya, sige. Sabi pa nito at pinanood si Hillary habang pumasok sa kwarto nito at inilapag ang mga gamit doon. Kaagad din siyang lumabas at sinamahan ng Lola palabas para magdilig ng mga bulaklak. Habang sila ay nagdidilig kung ano-ano ang pinag-uusapan nila, kung saan-saan na rin ito umabot. La, napansin ko wala sila auntie at uncle. Mamaya pa darating ang mga yun. May bagong trabaho na kasi sila, tapos magkasama pa sila sa pabrika. Kaya sabay silang umaalis ng napakaaga at sabay rin na dumarating dito. Paliwanag ng lola niya. Ang uncle at auntie niya kasi ang kasama ng lola niya dito sa bahay. Medyo may katandaan na rin kasi ito, kaya kailangan talaga ng kasama palagi. Medyo malungkot nga siya na kapag ganitong umaga ay wala pala itong kasama. Paano po kapag umalis na ako, wala ka ng kasama kapag ganitong oras? Malungkot niyang saad. Ayos lang naman yun, apo. Kailangan din kasi nila ng trabaho eh. Kumuha na lang kaya ako ng magbabantay sa inyo. Ako na ang bahalang magpasahod. O kaya isasama na kita sa States. Sige na, Lola. Gusto ko lang na may mag-aalaga talaga sa inyo. Like, to talk 24/7 para mabantayan ka. Kasi kapag ganito, mag-aalala ako. Kung anong nangyayari sa'yo, lalo pat sa gabi mo lang sila makikita. Sa gabi ka lang din nila maaalagaan. Nakangusong saad niya. Nagsimula na ngang mag-alala si Hillary. Akala kasi niya ay hindi na magtatrabaho ang auntie niya dahil magbabantay na lang sa lola niya dahil may sahod naman ito galing sa mommy niya. Pero naghahanap pa pala ng ibang trabaho. Ayaw din naman niya na pagsabihan o ano. Siguro'y makikiusap na lamang siya kung pwede'y sa lola niya na lamang mag-focus at kung hindi naman ay kukuha siya ng ibang magbabantay sa lola niya. Masigurado lang na maaalagaan ito kahit nasa malayo siya. Huwag na apo, dagdagastusin lamang yan, kaya ko pa ang sarili ko. Tanggi pa nito, pero hindi talaga panatag ang loob ni Hillary. Sige po, Lola, iba rin talaga mag-alaga ang pamilya eh. Siguro'y kakausapin ko na lamang si Auntie mamaya pagdating nila. Medyo natagalan din sila bago sila natapos sa kanilang ginagawa. Dahil sa haba at sa dami ng pinag-uusapan nilang dalawa. Pagkatapos din nila doon, ay nilinis nila ang buong bahay. Kahit naman medyo may kaya si Hillary, ay marunong din naman ito sa mga gawaing bahay. Kaya't hindi na siya nahirapan na tulungan niya ang kanyang lola. Sumapit ang gabi at nakauwi na rin galing trabaho ang auntie at uncle niya. Kinausap niya na rin ang auntie na kung maaari tutukan na lamang ang kanyang lola at pumayag naman ito. Sa mga araw na nagdaan na naroon siya at kasama ang kanyang lola, minsan niyang nakikita na iba ang kasiyahan ng kanyang lola kapag nakikita at nakakausap nito si Magnus. Hindi niya rin ito masisi dahil lahat ng apo ng lola niya ay mga babae. Kaya siguro ganoon na lamang ito matuwa kasama ng bodyguard niya. Kasalukuyan silang nagbabiyahe pa uwi at katulad ng dati, hindi niya kinakausap si Magnus. Minsan niya nga lang itong kausapin noong naroon pa sila sa lola niya. Dahil baka magtaka ito kung hindi niya iyon gagawin. Baka kulitin na naman siya. Thanks. Aniya kay Magnus nang makababa siya. Kinuha na rin ito ang iba pa niyang mga gamit at sabay na pumasok sa loob ng bahay. Iniwan na kaagad ni Hillary si Magnus dahil nagtungo na siya sa kwarto niya para magpahinga. Sinabihan niya rin itong umuwi na sa kanila at doon na magpahinga.
mahimbing na natutulog si Hillary sa kwarto niya at walang kamalay-malay na hindi pala umuwi si Magnus. Matigas pa sa bato ang ulo nito. Nakaidlip ito saglit, pero agad ding nagising sa pag-aalala sa dalaga. Hindi na ikinagulat ni Magnus na nakasalubong na naman ang kilay ni Hillary nang makita siya. Halatang galing pa ito sa tulog, at kahit naman na hindi, ganito pa rin ang itsura ng dalaga kapag naiinis sa kanya kahit wala siyang ginagawang masama. Katulad ngayon na nasa department store sila at kanina pa siya sinamaan ang tingin ni Hillary dahil sunod siya ng sunod dito kahit saan ito nagpunta. Naging literal na buntot siya ng dalaga. Sabing sa labas ka lang eh. Iritang saad ni Hillary sa kanya. Binaniwala niya lamang ito. Bahala na kung anong isipin ni Hillary sa kanya. Basta siya ay susunod lamang dito. Alam ni Hillary na may daladalang pistol si Magnus. Pero hindi iyon rason para hindi niya tarayan ng binata. Malalim ang buntong hininga ni Hillary at kanina pa siya naiinis sa pagsunod ni Magnus sa kanya. Kahit hindi niya sabihing samahan siya sa pamimili at kahit hindi niya sabihin kung nasaan siya, ay alam na alam ni Magnus kung saan siya hahanapin para sundan. Katulad ngayon, maybit siyang mga damit para isukat. Tapos nasa likod niya si Magnus. Huwag mong sabihin na pati sa loob ay susundan ako nitong lalaking to. Talagang ipapatapon ko siya sa Mars. Sabi pa ng utak niya. Dali-dali siyang pumasok sa room kung saan nagsusukat ng damit. At laking gulat niya nang mapansing, pumasok din doon si Magnus. Kaya hinarap niya ito at sinamaan ang tingin. Kung talagang nakamamatay ang tingin, matagal nang pinaglamayan si Magnus sa bahay nila. Ano ba? Bakit hindi ka makaintindi na bawal ka rito? Hindi mo ba nakikita na magsusukat ako nitong mga to? Inis na tanong niya, sabay taas ng mga damit na bitbit niya, para magets ni Magnus. Gusto mo pang panoorin akong magsukat ha? Nakakainis ka na talaga. Singhal niya, pero nainis siya nang wala siyang nakuhang reaksyon kay Magnus. Binaniwala na naman ito ang galit niya, at mangiiwan niya na ito sa loob ng may kumatok, at si Magnus pa talagang nagbukas dito. Sir, pasensya na po pero bawal po kayo rito. Mamaya nyo na lamang po gawin ang binabalak nyo sa bahay ninyo. Naihiyang pahayag ng isang crew na lalaki din. Nabigla si Magnus sa sinabi nito. Palihim pa siyang namumula dahil hindi niya naman iyon naisip nang sundan niya si Hillary. Okay. Malamig na tugon ni Magnus at sinundan ng crew palabas. Hanggang sa makauwi sila sa bahay ni Hillary ay hindi siya nito kinausap. Ano pa nga bang aasahan niya rito? Malamang dahil sa ginawa niya kanina ay mas magagalit ito. I told you to go back to your house and rest there. Panimula pa nito at tuluyang naglakad papalapit sa kinaroroonan niya. Pasimple lang siyang umupo at umakto na parang hindi narinig ang sinabi ni Hillary. Sinabi ko rin naman na may trabaho pa ako. Sagot niya rito, kaya mas lalong masama ang tingin sa kanya ni Hillary. Haya! Hindi pa talaga tayo tapos dito ah. Sige, ganito na lang. Hindi naman sa hindi ako thankful dahil nariyan ka. At kahit papano ay natutulungan mo ko. Pero hindi ako sanay na may ganito. May nagbabantay at ayaw ko rin. Kaya last na to ah. You're fired. Thank you, but you're fired now. Umalis ka na, please. Sabi pa ni Hillary habang ang kanyang kaliwang hinduturoy nakaturo sa pintuan. Kung nabigla si Hillary sa lumalabas ng mga kataga sa bibig niya, ay nabigla din si Magnus. Paano niya pa ito babantayan? Papaano na ang mga plano niya kung nanggaling na mismo sa bibig ng dalaga na wala na siyang trabaho? Nakipagsukatan muna siya ng tingin bago tumayo at umalis sa bahay ni Hillary. Nang makaalis si Magnus ay kaagad na napaupo si Hillary at napasapo sa kanyang noo. What just happened? Hindi naman siguro ako sobrang bastos, right? Ayoko lang talaga ng ganito. Na may nakabuntot sa akin kahit saan. Saad niya habang nakatingin sa kawalan. Hindi niya inakalang masasabi niya iyon kanina. Pero mabuti na rin iyon para lubayan na siya ni Magnus. Tinawagan niya rin ang mga magulang niya para ipaalam sa sinabi niya kay Magnus. Pero nakikipagtalo pa ang mga ito sa kanya. Pero sa huli wala rin silang nagawa. Madali lang na sumapit ang gabi. Kaya natulog si Hillary ng maaga. Dahil naisipan niyang gumana-gana kinabukasan.
Sa kabilang dako naman ay umalis lang saglit si Magnus para magpalamig. Pero hindi ibig sabihin nun, natitigilan na niya ang pagbabantay sa dalaga. Yes po, tita. She told me earlier that I'm fired. Sumbong niya sa ina ni Hillary. Tinawagan siya nito pagkatapos nitong makipag-usap sa anak na si Hillary. Let her be. Ganon talaga yun. Sobrang hirap paamuhin, lalo na kapag hindi niya kilala. Pero trust me, mabait yung anak ko na yan. You just need more patience. Hindi siyang nag-hire sa'yo. That's why she cannot fire you. That's easy. I trusted you, Magnus. Alam mo na ang gagawin mo, ha? Sabi nito sa kabilang linya. Sumundal muna si Magnus sa upuan ng sasakyan niya bago muling nagsalita. I know, tita. Unless kung sa inyo na talaga nang galing, edi babalik na agad ako sa office. Ikaw lang din ang pinagkakatiwalaan namin ng daddy niya, kaya hindi ka namin tatanggalin sa trabaho mo na yan. Pasensya ka na talaga sa anak ko, Magnus. Ako na lang ang hihingi ng tawad para sa kanya. Dati pa lamang ay alam na ng ina ni Hillary na mahihirapan talaga si Magnus sa anak nila, lalo pa sa ugali nito na hindi maintindihan. Pero naniniwala naman sila na magiging maayos din ang dalawa, lalo pa't mabait at masunurin itong si Magnus. Hindi sinakukuha ng kung sino-sinong bodyguard dahil sa panahon ngayon, sobrang hirap nang magtiwala sa kung sino-sino lang. Huwag niyo na po kong alalahanin, tita. Ako na ang bahala kay Hillary. Paninigurado niya. May kung ano rin sa kanya na hindi makaalis-alis sa dalaga kahit ilang beses na siya nitong pinagtabuyan. Pagkatapos nilang mag-usap ay nagpaalam na siya dahil babalik na siya sa bahay nila Hillary. Sa katunayan, minsan ay doon siya natutulog sa kabilang kwarto para bantayan si Hillary kahit gabi, pero hindi ito alam ni Hillary. Napabuntong hininga siya nang mapagtantong na iwan niya sa kwarto ang duplicate key. Tapos sarado na ang main door. Wala na siyang ibang paraan para makapasok sa loob. I am destined to sleep here tonight. Mapaklang sabi niya. Umupo na siya sa gilid ng pintuan. Sana maisipan ng babaeng yun na mag-check dito sa labas. Pero malabo kasi, hindi naman niya yun ginagawa. Aniya pa. Nagsimula na rin siyang lamigin na hindi naman niya naramdaman kanina. Inaantok na rin siya. Kaya ilang minuto lang siyang nakapikit ay nakatulog na siya kaagad. Hindi mapakali si Hillary sa kanyang higaan. Kanina pa siya pikit ng pikit, pero hindi talaga siya makatulog. Kaya naman napagdesisyonan niya na bumangon at kumuha ng maiinom. Pero bago pa siya lumabas ng kwarto, tiningnan niya muna ang kanyang cellphone para ma-check kung anong oras na. Midnight na pala eh, tapos hindi man lang ako makatulog. Ano ba to? Reklamo niya nang pababa na siya. Imbes na sa kusina siya magtungo, dinala siya ng mga paa niya sa main door. At walang ano-anong binuksan niya ang main door. At nabigla siya sa natagpuan. Gosh, such a pain in my head! Reklamo niya bago ito nilapitan. Tinapik niya ang balikat nito. Hey, wake up! Sabi niya pa sa bayugyog sa balikat ni Magnus. Pero hindi pa rin ito nagigising. Napagod na lang siya sa kakagising dito, pero ayaw talaga. Naisipan niyang i-check na baka may sakit ito at hindi talaga siya nagkamali dahil sobrang init ng noon ito. At bakit naman may sakit ka, ha? Saan ka ba galing? Bakit makasi hindi ka nalang umuwi sa inyo? Inis na tanong niya. Hirap na hirap siyang analaya nito. Hillary. Mahinang bulong nito. Shut up! Tulungan mo ko dahil ang bigat-bigat mo. Nagising naman si Magnus, pero hinang-hina pa talaga ang katawan niya. Pinilit niya na lamang na maglakad dahil alam niyang nahihirapan na si Hillary sa pag-aalalay sa kanya. Kahit medyo malabo ang paningin, ay nakikita niyang napangiwi ang dalaga at minsan pa talaga ay namumura siya. Hindi niya rin naman alam na magkakaroon pa na siya ng lagnat dahil maayos naman ang pakiramdam niya kanina. Bigla-bigla lang talaga siyang nagkaroon ng lagnat, kaya medyo nainis siya sa sarili, lalo pat dito pa talaga siya nagkasakit. Nabigla nga rin si Magnus na tinulungan siya ni Hillary, dahil ang akala niya ay hahayaan na lamang siya nito na magdusa sa labas dahil sa lamig. Nawala na naman ang malay si Marcus nang makahiga siya sa sarili niyang kama. Doon siya dinala ni Hillary,
Dahil wala namang bakanting kwarto bukod doon, hindi naman pwedeng sa kwarto ng daddy at mommy niya dalhin si Magnus. At mas lalong hindi pwede sa kwarto niya. Just gonna remove your jacket. Paanam pa ni Hillary kay Magnus na mahimbing nang natutulog. Pagkatapos niyang hubarin ang jacket nito, ay isinunod niya ang damit. Pagkatapos naman ay lumabas muna siya ng kwarto para ipagkuha ito ng maligamgam na tubig at bimpo. Bakit ko nga ba ginagawa to? Tanong niya sa sarili habang pinupunasan si Magnus. At nang matapos siya ay itinabi niya ang pamunas at ang lagayan nito sa mesa bago umupo sa gilid ng binata. Sa hindi malamang kadahilanan ay napatitig siya sa mukha nito. Muntik na nga niyang kutusan ang sarili kung bakit tila ay hindi magawang ibaling sa ibang bagay ang tingin niya at sa binata pa talaga. Alam naman niyang may itsura talaga ito at may magandang pangangatawan. Pero iba pa rin talaga ang pakiramdam kapag nilapitan mo na yung tao. May napagtanto tuloy siya sa kanyang sarili habang hindi mo wala-wala ang tingin kay Magnus. Bakit nga ba ayaw na ayaw ko sa'yo? Kahit alam ko namang ginagawa mo lang ang trabaho mo. Ang bait mo rin pala kapag natutulog ka eh, no? You look like an angel, pero kapag nagising ka na, daig mo pa ang taong walang kaimo-emosyon sa buhay. Wika niya. Malakas ang loob ni Hillary ngayon dahil alam niyang tulog na tulog si Magnus at imposibleng marinig siya nito. Hindi nga ito makalakad ng maayos kanina at hanggang ngayon, iniinda pa ni Hillary ang sakit sa balikat niya. Pumakawala ng buntong hininga si Hillary. Hindi kaya? No, hindi pwede. Mali lang ako ng iniisip. Tanggi niya. Nagmumukha na siyang baliw na kinakausap ang sarili. Naisip niya lang naman na baka may pagtingin na siya sa binata. Hindi naman imposible iyon. Paano naman nangyari? Ang alam ko lang ay ayaw ko ng bodyguard and the heaven knows about my reason. Pero bakit ganito na ako ngayon? I feel like I have changed, lalo na ngayon nakaharap ko siya. Pero tulog nga lang. Bakit? Bakit ganito? Aniya pa na nakalaylay ang balikat. Masama din ang loob niya sa kanyang sarili. Kaya ba ayaw na ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo? Dahil nagsimula na akong magkagusto sa'yo without noticing it? Malungkot niyang sabi. Wala naman kasing rason para hindi niya ito magustuhan. Mabuting tao naman si Magnus. Minsan nga lang ay singginaw ng yelo ang ugali nito. Pero hindi masisisi ni Hillary ang binata kung yun ang pakikitungo sa kanya. Tsaka kahit nga ipagtabuyan niya pa ito at pagsalitaan ng kung ano-ano, nariyan pa rin, sunod ng sunod sa kanya. At sasabihin na naman ang binata ng paulit-ulit na ginagawa niya lamang ang trabaho niya. Ngayon ay malinaw na kay Hillary ang lahat. May gusto pala talaga siya sa binata. Pero hindi niya alam kung hanggang saan ang lalim nito. At nahihiya rin siyang aminin ito mismo sa binata dahil sa mga nagawa niya. Sapat na sigurong sarilinin niya muna ito dahil baka may pamilya na si Magnus at magkasala pa siya. Mabuti nang itago niya na lamang muna ito sa sarili para sa ikabubuti ng puso niya. At kung wala mang pamilya si Magnus, ay hindi rin siya sigurado kung magugustuhan din siya nito pabalik. Dahil iba yata ang tipo ni Magnus. Baka yung mga babaeng mahinhin at mabait ang tipo ng binata. At alam ni Hillary sa kanyang sarili na hindi siya kasing hinhin ni Maria Clara o maging kasing bait nito. Nakatulog si Hillary sa gilid ng kama ni Magnus. Pero nagising naman siya ng maaga. Nang magising siya ay kaagad siyang bumaba para magpunta ng kusina at ipagluto si Magnus. Pagkatapos niyang magluto, ay hinanda niya na ang mga yon sa kainan. Saktong paglabas niya ng kusina, ay ang siyang pagbaba ni Magnus mula sa itaas. Hindi na ba mabigat ang pakiramdam mo? Bakit ka bumaba agad? Tanong ni Hillary dito. Nagulat naman si Magnus at natulalang nakatingin kay Hillary. Akala niya'y ibang Hillary ang kausap niya dahil ibang iba ito sa Hillary na galit sa kanya kahapon. Pero natauhan siya na iisa lang sila nang magsalita ito ulit at inirapan siya. Ako pa rin to Magnus. May sakit ka lang kaya kailangan ko maging mabait sa'yo. Kahit ngayong araw lang. Sabi pa ng dalaga. Napatitig muli si Magnus sa mukha ni Hillary para suriin kung hindi siya namamalikmata lamang. Pero inirapan na naman siya ni Hillary.
Ginawa lang din iyon ni Hillary para matigil na ang pagsusuri sa kanya ni Magnus. Hindi siya komportable rito eh. Ikaw ba ang naghubad ng jacket ko at ng damit ko kagabi? Walang alinlangan na tanong ni Magnus. Nakaramdam ng konting hiya si Magnus, pero binaliwala na lang din niya ito dahil mukhang wala lang naman iyon kay Hillary. Ano naman ngayon kung si Hillary ang naghubad ng damit niya? Oo, kaya halikan at kailangan mo nang kumain ng agahan. Pag-anyaya pa nito na may konting inis. Walang nagawa si Magnus kung hindi ang sumunod kay Hillary papasok ng kusina. Tahimik lang sila na kumakain hanggang sa binasag na ni Magnus ang katahimikan na namamagitan sa kanilang dalawa. Thank you for taking care of me last night. Tipid nitong pasalamat habang inuubos ang pagkaing natitira pa sa kanyang plato. Pagkatapos nilang kumain ay binigyan ni Hillary si Magnus ng gamot at ininom naman ito ni Magnus. Pagkatapos din ay agad siyang namaalam kay Hillary na sa bahay muna nila siya magpapahinga. Muli rin siyang nagpasalamat kay Hillary. Dumaan ang tatlong araw na halos hindi mahagilap ni Hillary si Magnus. Hinayaan niya na lamang ito dahil baka hindi pa ito gumagaling. Nakakalungkot din pala kapag nakasanayan mo na may nakabundot sa'yo tas biglang nawala. Aniya habang inililibot ang tingin sa buong salas. Kung minsan ay napapatingin pa siya sa parte kung saan minsan nakaupo o di kaya ay nakasandal si Magnus. Nakabihis siya ngayon dahil sawa na siya sa loob ng bahay at gusto muna niyang lumabas kahit walang kasama bago magpabook ng flight. Dahil balak niyang umuwi na, tutan na bisita na niya ang lola niya. Kasalukuyan siyang naglalakad papunta sa isang coffee shop nang may naramdaman siyang sumusunod sa kanya. Kaya agad siyang napalingon para tignan kung tama ang sinasabi ng utak niya. Pero nagulat siya nang makita kung sino na naman ito. Akala niya ay tuluyan na itong titigil sa kakasunod sa kanya. Magnus. Kasual na banggit niya sa pangalan nito. Katulad ng dati, ay tinignan lang siya ni Magnus at nag-iisip pa kung magsasalita ba o hindi na. Natila napakamahal naman yatang pagsalitain ng binata. Medyo malungkot pa si Hillary dahil parang nagbago na si Magnus. Kahit ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay sobrang lamig na. Don't worry, starting on this day, I won't bother you anymore. Pero I'm gonna watch you from afar to ensure your safety. Sabi pa nito. Parang may tinik sa lalamunan ni Hillary nang marinig iyon sa binata. Kasi para na itong nandidiri sa kanya. Pero siguro ay mabuti na rin ang ganun. Kasi baka pwede niya pang pigilan ang sarili na tuluyang mahulog dito. Hindi siya nagsalita. Tumango lang siya at kaagad na tumaliko dito. Ayaw niyang magsalita kasi baka kung ano pang lumabas sa bibig niya. Halos hindi niya maubos ang kape na inorder niya sa cafe. Umuwi siya pero wala siyang gana. Kahit ilang beses niyang kinumbinsi ang sarili na dapat ay hindi malungkot. Dahil mataray siya at siya si Hillary. Pero hindi ganoon kadali iyon. Pagka-uwi niya sa bahay, ay imbes na sa kwarto siya pumunta. Sa kusina siya dinala ng kanyang mga paa. Iinom ko na lang siguro to. Maybe I'll be fine tomorrow. Aniya pa at kinuha ang bote ng alak. Dinala niya ito sa kitchen counter at doon uminom. Hindi niya na rin namalaya na muntika niya na itong maubos dahil sa pag-iisip ng kung ano-ano. Habang umiinom si Hillary, ay napakamot ng ulo si Magnus sa labas. Kitang-kita nito kung paano ginawang tubig ng dalaga ang alak at hindi na niya kayang panoorin ito at may naisip siyang dahilan para makapasok at may sagot kung sakaling tanungin siya ni Hillary na paniguradong magtatanong ito. Nasa kanya pa rin yung susi kaya makakapasok siya kahit hindi siya pagbuksan ng dalaga. Anong ginagawa mo dito? Lasing na tanong ni Hillary na namukhaan siya. Napaining na lamang si Magnus at kinuha ang baso na hawak-hawak ni Hillary. May laman pa ito, kaya ininom niya na rin dahil sa inis. Binabantayan ka. You told me, babantayan mo lang ako from afar. Why come near me? Wait, are you stalking me? Natatawa niyang saad. Napangiwi na lamang si Magnus dahil mukhang lasing na talaga ito. Hinawakan ni Magnus ang magkabila nitong kamay
kaya pilit binabawi ito ni Hillary. Huwag mo akong hawakan. Aakyat na ako sa room ko and sleep there. And you? Ngumuso si Hillary kay Magnus. Umuwi ka na. Ani at pumikit-pikit. Bakit ka ba naglasing? Takang tanong ni Magnus. Wala naman siyang nakikitang dahilan para maglasing ito. Ang random naman yata. Pero naalala din niyang hindi niya lubusang kilala si Hillary. Kaya baka dahil lang sa gusto niya talagang uminom, kaya uminom siya mag-isa. Nang marinig ni Hillary ang tanong ni Magnus ay inirapan niya ito. Kahit lasing na siya at hilong-hilo dahil sa lakas ng tama ng alak, naririnig niya pa rin ng sakto ang boses nito na mas ikinairita niya. Tandang-tanda niya pa na ito ang dahilan kung bakit siya napainom. Kaya wala itong karapatan na magtanong kung bakit. Bakit ka ba nagtatanong? Bato niya pabalik. Nagpakawala ng buntong hininga si Magnus. Ang tigas talaga ng ulo mo kahit kailan. At kailan pa naging malambot ang ulo ng tao? Can you just tell me the reason why you get drunk? Bakit ko nga ba kinakausap tong lasing? Ani Magnus. Napagtanto ni Magnus na dapat ay hindi na lamang niya diniin si Hillary. At inalala niyang lasing ito, kaya malamang ay wala siyang makukuhang matinong sagot, lalo pa at siya si Hillary. Pero sabi nga nila na kapag lasing ang isang tao, ay hindi nito magagawang magsinungaling. Pero ayaw niya namang pilitin ang dalaga na sumagot ng matino kung wala talaga ito sa sarili. Inalalayan ni Magnus si Hillary, pero pilit ang dalaga na lumayo sa kanya. Huwag mo kong hawakan, sabi eh. Asik pa nito. Kahit halata naman na kailangan niya ng tulong ay nagmamaldita pa rin. Kahit kailan talaga, no? Napailing-iling na lamang si Magnus. Let me, iahatid lang kita sa kwarto mo para makapagpahinga ka na. You're so drunk, Hillary. Kailangan mo ng matulog. Aniya pa. Nag-angat ng tingin si Hillary at sinamaan siya nito. Kaya ko ang sarili ko, kaya iwan mo na ako. Alis na sabi eh. Pagmamakbol niya. Namumula ang mukha ni Hillary dahil sa kalasingan, pero sobrang ganda pa rin. Kahit medyo gusot ang buhok ay maganda pa rin. Hindi ka nga makalakad ng maayos. Paano ka aabot sa kwarto mo niyan sa taas, ha? Hamon pa ni Magnus. Wala kang paki. Asik ni Hillary sabay tulak sa binata. Parang kailangan ni Magnus ng ilang minya na pasensya para sa lasing na dalaga. Gusto lang naman niya itong ihatid para makapagpahinga ito. I just want to help you, Hillary. Ako na nga itong nagmagandang loob sa'yo eh. I don't need it, so please leave me. Why are you so stubborn? Can you just behave just this time? No, ayoko. Giit pa ni Hillary. Why? Kunot noong tanong ng binata. Because? Tumaas ng bahagya ang kabilang sunok ng kilay ni Magnus. Because what? Pusisa niya pa. Tiningnan siya ni Hillary sa kanyang mga mata. Because I like you, stupid. Go. Hindi na natapos ang sasabihin ni Hillary nang bigla itong nawala ng malay. Buti na lang at alerto si Magnus, kaya agad niya itong dasalo. You're kidding me, right? Naguguluhang tanong ni Magnus sa walang malay na dalaga. Paano naman ito magkakagusto sa kanya? E ni nga anino niya'y halos ipagtabuyan. Hindi siya lubos na makapaniwala. Kinarga niya na lamang si Hillary na parang bride niya papasok sa kwarto nito. Siya naman ngayon ang nagbantay sa dalaga. Kinaumagahan ay nagising si Hillary na may kumikirot sa kanyang ulo. Minulat niya ang mga mata niya at gulat nang makitang nasa loob na siya ng kwarto. Ang tanging natatandaan niya lamang ay nasa kitchen counter pa siya. Pero papaanong umabot siya sa sariling kwarto? Sobrang lasing ko ba? Tanong niya sa sarili. Hindi niya na talaga matandaan. Nagpalit muna siya ng damit bago bumaba at nagtungo sa kusina. Pero papasok pa lamang siya ng kusina nang makita ang pamilyar na bulto ng katawan na nakatalikod at mukhang may niluluto. Hoy! What are you doing here in my house? Aniya pa rito. Kaagad namang napalingon si Magnus nang marinig ang kanyang boses. Binigyan siya nito ng tipid ng ngiti bago ibinalik ang tuon sa kanyang niluluto. Dali-dali niyang pinatay ang stove at minapitan si Hillary. Cooking. May bahay ka naman, bakit hindi ka doon magluto?
I know, but I feel like I need to cook something for you. Hindi mo ata natandaan na sobrang lasing mo kagabi ah, kung ano-ano pang pinagsasabi mo. Biglang tumayo si Hinari sa kinauupuan niya. Anong sinabi ko? Tsaka bakit ka nandito kagabi ha? Bakit ka nangingialam? Napangisi si Magnus. You really want to know, ha? Ano ba ang niluto mo? I'm so hungry na. Reklamo ni Hilary, sabay silip doon sa niluluto ng binata. Napasilip din doon si Magnus bago sumagot sa dalaga. Secret. Upo ka na lang muna ulit and let me serve you. Mamaya na natin pag-usapan ng tungkol sa kalasingan mo kagabi. Sabi pa nito, at tuluyan ang tumalikod para maghanda ng pagkain. As if kakausapin pa kita mamaya. Oh, ayaw mong malaman kung anong sinabi mo sa akin kagabi? Sige, after nating kumain ay aalis na ako. Pananakot pa nito. Umagang-umaga pa lang ay nagsalubong na ang noo ni Hilary. At kating-kati na siyang malaman kung anong pinagsasabi niya habang lasing siya. Maling desisyon talaga na buksan niya iyong alak, na muntikan niya na palang maubos. Akala niya ilang shot lang. Ayaw niya na rin magreklamo sa ginagawa ni Marcus dahil mas inaalala niya pa ang tiyan niya na nagre-reklamo na rin. Mas nagutom din siya dahil sa mabangong amoy galing sa luto ni Magnus. Marunong palang magluto ang loko na to ah. Ani ng utak niya. Naiilang si Hinari habang kumakain sila, kaya hindi siya nagsalita. Minsan niya lamang nahuhuli si Magnus na nakatingin sa kanya, pero ayaw niya iyong bigyan ng mali siya, kahit iba ang dating ng mga tingin na iyon sa kanya, dahil nga sa may gusto siya kay Magnus. Pagkatapos nilang kumain, nagpresenta siya na siya na ang maghuhugas ng pinagkainan, dahil nakakahiya naman kung si Magnus pa ang gagawa noon. Eh siya na nga ang naghahanda ng pagkain. Siya pang maghuhugas, pero pinalabas siya ni Magnus sa kusina dahil ito na raw ang gagawa. Kaya napilitan siyang magpunta sa salas at doon magpahinga saglit. Kinakabahan na rin siya. Baka mamaya ay pagkatapos ni Magnus, sabihin ito sa kanya ang mga sinabi niya sa binata kagabi. Imbes na mag-isip ng kung ano-ano, kinuha niya ang kanyang cellphone at nireplyan ang mga mensahe galing sa kanyang mga magulang. May iba rin na galing sa iba niyang pinsan. At dahil medyo natagalan si Magnus sa kusina, nag-selfie na muna siya at in-upload iyon sa story niya. Agad niyang ibinaba ang cellphone niya nang marinig niya ang yapak ni Marcus na papalabas na ng kusina at ilang saglit pa'y nasa harapan na niya agad ito. Naalala mo pa ba ang mga sinabi mo kagabi? Tanong na naman ni Magnus. Hindi na nga, hindi ba? Kanina ko pa yan sinabi sa'yo na hindi ko naaalala. Gets? Sinalyapan muna ni Magnus ang nakangusong si Hinari bago nagsalita. You told me last night that you like me. Nanlaki agad ang mga mata ni Hinari sa narinig. Bakit sa lahat ng pwede niyang sabihin, iyon pa talaga? Nakakahiya. And? Wala na? Yun lang? Usisa pa ni Hinari. Umakto siyang parang wala lang. Umining si Magnus. The rest ay nakipagtalo ka sa akin dahil tinanong kita kung bakit ka uminom at bakit ayaw mong magpatulong papunta sa kwarto mo. Eh halata namang hindi mo kaya kagabi dahil sa kalasingan mo. Kahit talaga lasing ka, maldita ka pa rin. Sabi pa nito, sorry, pero wala akong maalala. Tanggi pa ni Hilary. Naisip na lang niya na kung ano man ang nasabi niya kagabi, wala namang mangyayari at saka it's normal and uuwi na rin siya. Kaya dapat ay wala na siyang pakialam. It doesn't matter. Ha? Wala akong paki kung hindi mo na yon maalala. Dahil mas mahalaga pang sasabihin ko ngayon sa'yo. Mariing sabi ni Magnus. Tinulak ni Hinari si Magnus dahil sobrang lapit na nito sa kanya. At hindi niya alam kung anong nakain itong binatang ito dahil nag-iba ng ugali. Parang ginagaya-gaya lang siya. Kahapon ay halos ayaw siyang tignan, tapos heto ngayon, nilalapitan siya. Don't come near me. Banta niya na kinangisi ni Magnus. Kita iyon ni Hinari, kaya kinakabahan siya at hindi niya na talaga nagustuhan. Imbes na lumayo ay mas lumapit pa si Magnus na parabang nanlalandi. Kinilabutan tuloy si Hinari. Gusto niya si Magnus, pero hindi naman siguro kailangan na umabot sa ganun. Okay, dito lang ako.
just gonna stand here. Sagot ni Magnus at kaagad na nilubayan si Hillary. Gusto lang naman niyang pagnaruan ng dalaga pero mukhang takot ito na lapitan. Pasimple siyang napangisi. No, thank you sa pag-alaga sa akin kagabi pero pwede ka nang umalis at huwag ka nang bumalik. Tinignan ni Magnus si Hillary sa mga mata. Nababasa niya ang totoong sinasabi ng mga mata ng dalaga at kabaliktaran ang sinasabi nito sa lumalabas sa kanyang bibig. I don't want a thank you in return, Hillary. Seryoso na saad ni Magnus na nagpaisip kay Hillary. Eh anong gusto mo? Pera? Hindi ka ba binibigyan ng parents ko nun? Tanong niya pa. Hindi na siya nahiyang itanong ang tungkol sa bagay na yan dahil totoo naman. Kaya bakit pa kailangan na magpaligoy-ligoy? Napakunot ang noo ni Marcus at dinilaan ang ibabang parte ng labi niya. Pera? You think kailangan ko pa ng maraming pera? When I can earn it even if I'm just slipping. I don't need any single penny from your family, Hillary. I am working here for free. And maybe it's the right time to claim the debt. Aniya tinitigan si Hillary na naguguluhang nakatingin din sa kanya. Wala akong matandaan na pagkakautang sa'yo. Ngayon nga lang kita nakilala dahil nagpakilala kang bodyguard ko. Ano bang pinagsasabi mo ha? Naguguluhang tanong ni Hillary. Hindi rin siya makabitaw-bitaw ng tingin kay Magnus dahil parang may mahika ang mga mata nito na minamanipula ang atensyon niya. Nagpakawala ng buntong hininga si Magnus. Baka dapat ay ipaliwanag niya iyon ng maayos sa dalaga para hindi ito maguluhan. I know. What I'm saying is, dapat matagal ko nang ginawa ang mga bagay na dapat kong gawin. Ha? Can you just listen to me? Pakinggan mo ako kahit ngayon lang, okay? Pakiusap niya. Hindi niya kasi alam paano pa ito susuyuin o kaya kakausapin ng matino. Tumahimik na lamang si Hillary. Tila ba napapasunod na siya ni Magnus sa kung anumang sasabihin ito sa kanya. Siguro hindi mo ako kilala, pero ako, kilalang kilala na kita. High school pa lamang tayo. We're schoolmates back then, and binabantayan na kita kahit noon pa. Hindi ka ba nagtataka bakit yung mga nanliligaw sa'yo noon, umaalis at iniiwan ka kaagad? It's all because of me. Tinakot ko sila, at alam kong mali iyon. Dati kasi wala akong lakas ng loob, at ang tanging nagawa ko lang ay paalisin lahat ng mga lalaki na gusto kang paibigin. Binabantayan pa kita kahit nasa malayo lamang ako para masigurong ligtas ka. At first, hindi yan alam ng parents mo. But when they caught me, doon ako umamin pero hindi sila nagalit sa akin. Siguro hindi lang nila inakala na magagawa ko yun kasi tahimik nga lang ako sa mga gatherings natin. Yes, minsan ay nagkakasama tayo sa mga gatherings. Pero hindi mo ako napapansin. You were busy with something while I was busy watching you. And so just you know, magkumare ang parents natin. Mahabang salaysay niya. Halos hindi maproseso sa utak ni Hillary ang lahat ng mga narinig niya. May parte sa utak niya na nagsasabi na baka nagsisinungaling lang si Magnus. Pero malaki pa rin ang parte na nagsasabing totoo ito. At ang dapat niyang pakinggan ay ang sinasabi ng kanyang puso. And what are you trying to point out here? Gusto kita, matagal na. No, I have loved you since then. The reason why when your parents talked to me about that bodyguard thingy, I didn't decline. Kasi inisip ko na baka yun ang magiging dahilan para makasama kita. Punong-puno ng sinseridad ang boses ni Magnus nang ipagtapat niya iyon kay Hillary. So wakas, sa tagal ng panahon, nagkaroon na rin siya ng sapat na lakas ng loob. Nilapitan niya kaagad si Hillary dahil naiyak ito. Hey, are you good? Sorry. Aniya pa. Sinamaan lamang siya ng tingin ni Hillary, tapos tumingin sa ibang direksyon. Bakit ka kasi ganyan? Bakit ngayon mo lang sinabi? Ngayon kung ano-ano nang nasabi ko sa'yo. I feel so guilty kaya. I didn't know kasi hindi mo sinabi. Sana sinabi mo nang mas maaga. Kupal ka lang eh. Paninisip pa ni Hillary. Pinipigilan lang ni Magnus na hindi matawa sa naging reaksyon ng dalaga. Nakakatuwa kasi ito sa paningin niya. Kung sinabi ko ba may mangyayari?
Kung sinabi ko ng mas maaga, may magbabago kaya? Would you love me back? I don't know, pero mas mabuti siguro na ganun, na maaga mong sinabi para hindi ako naging masama sa'yo. Ayoko na. Giit pa ni Hillary. Sana naman kasi matagal niya ng alam, para hindi na umabot pa sa sakitan at alitan. Napangiti naman si Magnus sa narinig. Isa lang ang ibig sabihin noon, at yun ay may kaunti siyang pag-asa sa dalaga. Hey, it doesn't matter. Hindi pa naman huli ang lahat. And why are you crying? Kasi ganun ang treatment mo sa akin? Hillary, I'm used to it. Kaya nga diba, dead ma lang ako. Kasi noon pa'y iniinda ko na iyon. You didn't even know that someone like me, who really admires you a lot, existed. Oh, kaya nga. Sobrang nakakainis. Ani pa ni Hillary at inirapan si Magnus. Ewan niya rin sa sarili niya. Basta, naiinis talaga siya sa narinig. Stop crying. I am fine. As long as you're fine, then I will be fine too. Fine mo mukha mo. Uuwi na ako sa amin. Natingilan si Marcus, pero kaagad ding nakabawi ng may naisip. You're not gonna do that. Ngayon pa na nag-confess na ako sa'yo? Mamaya kakausapin ko sila, tita. Hihiramin kita ng ilang weeks. At sa tingin mo ay papayagan ka? Of course, they will. Siguradong sagot ni Marcus. Alam naman niyang kapag siya ang kumausap sa mga magulang ni Hillary, ay paniguradong papayag ang mga iyon. Malaki ang tiwala ng mga ito sa kanya at masaya siya dahil doon, kaya gagawin niya ang lahat para hindi ito masira. Hambog eh, no? Naman, ngayon pa lang na alam kong pareho tayo ng nararamdaman. Aniya sabay ngisi. Napaismid si Hillary. And who told you that? Gawa-gawa ka ng kwento ah. You didn't admit it yet, but I can feel it, ha? Can you hug me now? You should hug me, kasi ikaw may kasalanan kung bakit ako umiyak. Pagmamaktol ni Hillary na parang bata. Natawa na lamang si Magnus at kaagad na nilapitan ng dalaga at niyakap ito. Simula sa araw na iyon, ay opisyal na niligawan ni Magnus si Hillary. Maging sa mga magulang nila ay nagpaalam ang dalawa at sobrang saya ng mga ito na ibinalita nila ni Magnus ang relasyon nilang dalawa. Bumalik din ang dalawa sa probinsya para tuparin ang sinabi ni Hillary na kapag nagkaroon siya ng kasintahan ay ipapakilala niya sa lola niya. Laking tuwa naman ito nang ipinakilala ni Hillary si Magnus sa lola niya. Sabi pa ng lola niya na noon pa man ay alam na nitong may gusto ang dalawa sa isa't isa. Pero hindi lang maamin ang mga ito. Kasalukuyang nasa terrace si Hillary ng bahay ni Magnus at si Magnus ay kumuha lang ng tubig sa ibaba. Nang makabalik si Magnus sa terrace, ay napansin niya na para bang malungkot ang kanyang kasintahan. Kaya't agad niya itong niyakap mula sa likuran, sabay abot ng tubig. May problema ba? You look bothered. Malambing na tanong nito. Nanatiling nakatingin si Hillary sa ibang bahay sa harapan niya. Natagalan bago siya nakasagot. You know, masaya naman sila mama at papa sa atin. But the case is, they want me to go back there tomorrow. Nakapag-book na rin sila ng flight ko. At kanina ko lang din nalaman. Panimula niya pa. Pilit niyang tinatago ang lungkot sa kanyang boses. Pero kahit gaano pa siya kagaling mangkunwari, ay may bakas na lungkot pa rin dito. At naramdaman din ni Magnus na malungkot si Hillary dahil doon. Hindi niya rin naman pwedeng pigilan ang mga magulang ni Hillary dahil mas kailangan ng dalaga ng mga magulang niya doon dahil may trabaho si Hillary sa labas ng bansa. Mas maganda nga yun kasi alam kong namimiss ka na rin nila. As much as I wanted you here with me, hindi naman pwede na salungatin ko ang mga magulang mo. Besides, pwede naman akong dumalaw doon, kaya huwag kang mag-alala sa akin. I was tamed by a dragon, so I will behave here. Paninigurado ni Magnus. Kung pwede nga lang na araw-araw niyang makasama si Hillary ay gagawin niya. Kaso nga may mga kailangan itong gawin doon. At alam niya ang dahilan kung bakit ito malungkot. Ayun ay dahil nag-aalala ang kanyang kasintahan sa kanya. Pero wala naman itong dapat na ipag-alala
Dahil kahit na nasanay na siya na nariyan parati si Hillary, kaya naman niyang mamuhay ng gaya ng dati. Tsaka kapag namimiss niya ito ay dadalawin niya si Hillary. Okay, bisitahin mo talaga ako dun ah, kung ayaw mong ipadala kita sa ibang planeta. Kunwari ay pananakot ni Hillary na ikinatawa ni Magnus. As if kaya mong gawin yon. Anong akala mo sa akin, Wick? Kaya ko yun, lalo na kapag nagloko ka. I won't, ma'am. Promise you that. Pagkatapos nilang mag-usap ay tinulungan na ni Magnus si Hillary na mag-impake ng mga gamit niya. Pero nasa kalagitnaan pa lamang sila ng pag-iimpake, ay may tumawag sa telepono ni Hillary. Kaagad niya itong sinagot. Ma? Aniya pa. Nakapag-impake ka na? Agad na tanong nito. Opo. It's just a prank, baby. Sorry. Ang dad mong nakaisip nun eh. Sorry na. Ang successful ng prank ninyong dalawa. Muntik na akong maiyak dito. Nakangusong reklamo niya. Sinulyapan niya si Magnus na may nagtatanong ng mga mata. Si Mom, she pranked me. Huwag mo nang ituloy yan. Aniya pa rito. Sinunod naman ni Magnus ang sinabi ni Hillary. Binitawan niya yung mga damit na ipapasok niya sana sa maleta at kaagad itong umupo sa tabi ng dalaga. Kausapin niyo po muna itong loko. Ibabalik ko lang ang mga gamit ko sa cabinet. Sabi niya sa mama niya bago inabot ang telepono niya kay Magnus. Masayang masaya ang puso ni Hillary nang sabihin ng mama niya na extended ang bakasyon niya. Ibig sabihin noon na makakasama niya pa ng mas matagal si Magnus. At ang unang pumasok agad sa utak niya ay ang bumalik sa probinsya kung saan naroon ang lola niya. Sigurado ding matutuwa na naman iyon kapag nalaman na makakasama siya nito, maging si Magnus na napamahal na rin sa lola niya. Wakas. Shoutout nga pala sa ating mga listeners. Marcel Tupue from Antipolo City at Family Pilla. Rachel Rivera from Kuwait. Gijane Lepon from Mandawi City, Cebu. Jonathan Andales from San Remigio, Cebu. Ramya from Japan. Daisy Bell Agaid from Oman. Ruanalin Padilla from Karangian, Tarlac City. Annalyn Montaño from Bacolod City. Thank you very much. God bless!